Magandang hapon po, Ma'am Esmeralda. Magandang hapon po, Senator. Andiyan po kayo ngayon sa ospital, kasama po yung inyong anak na si Red. Opo. Opo. Okay. Palilipat lang po namin kanina. Ano pong sabi ni Red, bakit po siya napagtripan nung mga kabataan? Kasi may nagpasama lang po sa kanya na ano, na kaibigan niya na may susunduin sa school. Mm-hmm. Tapos po, eh yung mga ano, nakasalubong niya itong mga kaibigan niya, sumama po siya. May mga nakaabang po pala doon. Yung po kasi ang kwento niya sa akin. Eh, si Ampunteria, dahil po akala siguro, may ano, dahil ang laking tao po ito eh. Abang tumatakbo po talaga siya, sinasaksak po kayo ng ita po doon sa damit na puro butas po talaga eh. Identified po ba yung mga bata? Ito may mga alias lang, pero alam po opo, kung saan sila nag-aaral, saan sila nakatira? Opo, opo. Nakuha po ng police. Actually, ako hindi ko po kasi alam kasi nga nandito lang po talaga ako kasi nasa ICU po. Hindi po talaga ako umuwi. Okay. Mga kapatid ko lang ang ikipag-usap. Ang babata po, ito yung actually, yung isang gabi, sumugod pa nga daw yung mga yan dun sa lugar namin. Abay, dapat yung mga magulang nito yung ipatawag at sila dapat ang managot sa lahat ng kasusin dyan sa ospital. Ibig sabihin, napapabayaan to ng mga magulang. Mm. Ito, yung JR, 15 years old. Jimmy, 15 years old. Prince, 16. Lebron, 15. Opo. Ang babata nila lahat. Rosemary Joseph. Nakausap niyo na ho ba yung mga magulang nito? Itong mga bata yung to? Yung mga kapatid ko na may nakausap na daw. Gusto isi-settle daw po. Hindi po pwede kasing isettle, Senator, kasi lifetime po, isa na lang yung kid din ng anak ko. Oh. Kaya nga po, nakakalungkot. Kasi meron po tayong batas, Juvenile Justice System Act, na yung pong mga minoridad tulad niyan, itong mga nanakit sa inyong anak, nanaksak, hindi po pwede makulong. Pakakawalan din po yan. Sabi nila, makikipagtulungan ni Anino po nila, wala pong pupunta dito. Okay. Kaya nga sabi ko, kailangan i-revisit po ito sa kaso na yung mga bata ay talagang sobrang pagka minor di edad, yung mga magulang panagutin. At opo, kapag hindi managot ang mga magulang, dapat yung mga magulang ang makulong. Yun nga rin po. Para madisiplina yung mga anak nila. Ibig sabihin, hindi nila kayang disiplina ng kanilang mga anak, kaya napariwara. Captain Julius Villafuerte, Substation Commander, Station 5, Caloocan. Magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi, and sa lahat po ng mga tagapakinig at nanonood po sa inyong programa. Nakausap niyo na po itong mga magulang, itong mga batang nanakit at nanaksak dito po kay Red Diagro? Yes, sir. Opo. Nakausap na po natin yung mga magulang nila at cooperative naman po sila, sir. Bali, willing po sila na once po na umuwi at magano po, i-surrender daw po nila yung mga anak nila para po ano rin po natin, may turnover din po natin sa DSWD at ma-assess po kung may discernment po sila para po pag pinail po natin yung case, ano po natin. Kasi pag pinail niyo po yung case na yan, sir, most likely pakakawalan din yan. Tapos yes, iti-turn over yung kanilang kustodiya sa DSWD at pagdating doon sa DSWD, papakainin niya na masarap na pagkain, sopas, bigyan ng tinapay, tapos bibihisan, and then pakakawalan. Yun yung batas natin eh. Diba? Yung mga bata hindi pwedeng galawin. Yun yung masakit sir, eh. Yun po talaga ang masakit sir, lalo na po dun sa batas po natin na yun. Kaya medyo tali po ang ating mga kamay na regarding po lalo na po ang mga suspect natin, puro minor de edad po sir. Opo. For the meantime, Captain, sir, obligahin po yung mga magulang, kung kaya nyo po, pumunta ng ospital at mag-sorry po dito sa victim. At kung kaya nilang bitbitin yung kanilang mga anak, mag-sorry po. Bawat bata, kasama yung kanilang magulang, yung mga nanakit dito kay Red, edi mag-apologize para mabawas-bawasan po yung trauma. Kasi po ngayon, trauma itong na naramdaman itong bata. So kung darating po dyan yung mga magulang kasama yung mga anak nila na nanakit, mag-apologize, mabawas-bawasan po yung sama ng loob o yung trauma na dinaramdam nitong victim. Ano sa palagay niyo po? Yes sir, pwede naman po natin gawin yun sir. Ngayon po sir, papupuntahan po ulit natin yung mga magulang ng mga bata po na involved. Kakausap po natin regarding po dun sa magulang po ng victim natin. Ngayon po kasi sir, nasa hospital pa rin po sila at nasa ICU pa rin po. Opo. Yung
victim po natin, sir. Opo, kausap ko nga po ngayon, oh, nasa kabilang linya. Bukod sa pagbisita sa ospital, kailangan din po itong mga magulang, ng mga suspect, mag-ambag-ambag para bayaran yung hospital bills. Sige po, sir. Isubukan po natin yan. No? Actually po, nasa kanilang dalawa po yun, sir. Diyan po sa victim natin, kung mag-aano po sila, ay pag-settle po sila. Tignan po natin, sir, kung ano po may itutulong natin. And ito naman po, sir, yung mga suspect naman po natin, sir. Once po na makuha po natin sila, meron po kasi program po dito po sa Caloocan City Police Station, sir. Yung ini-incorporate po namin, lalo na po yung mga kabataan na involved po sa mga ganitong classic krimen. Pinapasok po namin sila sa isang seminar na kung saan po yung mga religious group po natin, sila po yung nag-undergo ng seminar para po ma-rehabilitate. Bukod po dun sa kinakandak po ng DSWD na intervention para po sa kanila, at least po may itutulong po ito sa kanila, sir. Dapat yung mga batang pariwara tulad nito kapag sineminar, dapat kasama din yung mga magulang. Di ba? Yes, sir. Meron din po. Opo, sir. Kasama rin naman po sila, sir. Ma'am Esmeralda. Sir. Sabi nyo kanina, nangako ng nangako ito mga magulang ng mga suspect, pero hindi naman tinutupad yung pangako. Wala po. Yung mga kapatid ko po kasi ang kausap, ang sabi, may kipagtulungan daw po. Ni Anino po, wala po nagpupunta dito. Captain, kayo na pong bahala yung pinag-usapan po natin. Maasahan po ba, Captain, ngayong araw na ito, mapapuntahan po itong mga magulang? Yes, sir. Ngayon po, sir, papuntahin ko na po yung mga tao ko po para po mapatawag po natin yung mga magulang po. Pakisabi po dun sa mga magulang, itong mga bata, kapag hindi po sila pumunta ng ospital at nag-sorry at nagbayad sa mga gastusin, ipatatawag ko po sila sa Senado at doon magigisa itong mga magulang na ito. Okay, sir. Pakisabi. Salamat po, Captain, sir. Thank you very much. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Gandang hapon po. Attorney Garrett. Yes po, Senator, magandang hapon. Ito yung masakit eh. Itong mga batang to, 15 years old, 16, nanaksak, and then kakasuhan to ng pulis natin, pero pakakawalan din ng piskal kasi nasa batas natin yon, di ba? Yes po, Senator. Ang mag-a-apply po sa kanilang law dito is yung tinatawag natin, criminal justice law natin, wherein they are 15 years old ang pagkakarinig po sa pinakabata. And I would presume they were acting with discernment, which means alam po nila na mali ang kanilang ginagawa. They know the consequences of their actions. They will undergo what they call, Senator, diversion proceedings, which is a period of 45 days in lieu of imprisonment po, Senator. Okay. Yun po, tulad po ng sabi po ng police captain na kausap po natin, 45-day intervention or seminar program po to. At anong klaseng intervention ang ibinibigay sa kanila at sino yung nagka-conduct intervention? Is that the DSWD? Yes po, Senator. It's supervised by the DSWD. Usually po, they will ask assistance from what they call religious groups or religious sects para ipaano po sila. Ipa-turuan po, lecturean for a period of 45 days. And then yun lang po, Senator. No? Kasi even if they get tried in court, pag hindi po nila inamin yung crime, they will be tried, and then when the judge humatol na po for their conviction, their sentence will be suspended, which means hindi po i-implement yung kanilang sentensya. Hanggang hindi silang umabot sa 18 years old? No, Senator, hindi po talaga sila ikukulong when they committed a crime during a period where they were 15 to 18 years old. Kaya so, nga umabot po ng 21. Yan yung siguro i-revisit natin at pag-aralan natin. Kasi yes po. Marami sa mga minor de edad nagagamit ng mga sindikato to. Yes, actually, Senator, I have first-hand experience na ginagamit po sila as drug mule. And as much as ang hirap po namin pinag-prosecutan yung kaso, diba? Yung defense po ng minority, hindi po namin ma-over. Bukod sa drug mule, inutusan sila magnakaw. Yes, mag-akyat po. Bahay. Akyat bahay. Yes, Senator, exactly po. At kapag nakulong, meron nga akong kwento nito many, many years ago. Pumunta yung pulis sa bahay ng isang nanay, kumatok. Nanay Rosa, yung anak mo si Boy, nahuli ng pulis, nagnakaw. Tapos si Nanay Rosa raw, ganun ba? O bakit hindi ka natataranta? Pumunta na ng bahay, tapos may toothpick pa. Binuksan yung baul. Sabi, Sarhento, ito, birth certificate ng anak ko, bahala na kayo. Minor de edad dyan.
Pinakawalan. Yun yun eh. Doon may problema, di ba, Atty. Garrett? I completely agree, Senator. Kasi tignan niyo po yung nangyari dito. It was a case of frustrated murder, which most likely means permanent na po ang damage doon sa biktima. Wala man lang po. Kung 45 days po sila, sabihin na po natin, magdudusa sa diversion proceedings, yung biktima po nila habang buhay na pong may disability. So I don't think it's a fair, hindi po juvenile justice, mas nagmumukhang juvenile injustice po, Senator. Sana wag lang yung ano, yung mag-intervention sila sa harap ng mga religious leaders at babasahan sila ng Biblia. Hindi ma-absorb ng mga bata yan. Siguro kailangan meron din community service. Yung pagtrabawin sila sa komunidad, gumawa ng kabutihan, mag-tree planting, I don't know, anything that will make them productive in that 45-day span. Na kaysa lang nakaupo sila dun sa isang sulok at binabasahan ng Biblia, eh baka itong mga bata to tatawa-tawa pa. Yes po, Senator, especially po yung mga bata na involved po sa organized criminal groups or gang. Usually, parang ginagawang meeting-meeting lang tong diversion proceeding. Yes. Wala naman pong ano. Baka matutulog lang ito. So siguro ang kailangan, magtrabaho din sila. Community service. At sa kasong ito natin ngayon, yung mga magulang parang hindi tumutupad sa usapan, gagawa siguro tayo ng batas o i-amend natin yung batas, yung mga bata na sobrang pagka-minoridad hindi pwedeng kasuhan, yung mga magulang siguro obligahin na magbayad. Tama na po siya, Senator, sa juvenile justice system natin na yung civil damages po committed as a result of the crime is answerable by the parents of the accused. Pero yun nga po, Sen, malaki pa rin po ang pagkukulang. I completely agree po based po sa experience po sa program, Senator, na kawawa po yung mga complainants po natin na hindi man lang natin mapakulong kahit sandali yung kanilang yung mga nambiktima sa kanilang mga anak po. Sige, revisit natin itong batas natin, itong Juvenile Justice System Act. Yes. Tingnan natin kung ano yung bago natin o maidagdag para naman itong mga minor de edad na to mapaayos natin landas at yung mga magulang nila hindi na magkulang sa pagbibigyan ng gabay. Kasi kuminsan yung mga magulang din masisisi dito eh. Diba, Tony Garen? Yes po. Tama po, Senator. Atin pong gagawing stricto, no? Especially po sa cases na ganito, na hindi po simpleng krimen lang. This was attempted murder of a person. The penalty should be higher. Yung team po, I will call them up and I will arrange po na pag-aralan to. If needed po, Senator, we will be more than happy to file a resolution or a bit to investigate further kung ano po ang ating pwedeng mapaganda sa batas. Sherry, yes. Yung mga bata na ginagawang mule, tulak sa droga, may mga daladalang Xerox copy ng birth certificate sa bulsa nila. Yan ang worst na. Para kapag nadampot ng police, siyempre kakapkapan niya, hanapan. Ano to? Birth certificate ko po. Bata to. 12 years old. Wala na. Pakawalan. And then lilipat ulit ng ibang barangay. Doon naman ulit magtutulak ang droga. Birth certificate po. Yan yun eh. Nagagamit talaga. Kaya talaga dapat baguhin tong batas na to sa juvenile justice. Okay, salamat, Tony Garrett. And, no problem, Senator. Magpass siguro tayo ng resolution. Yes, tungkol dito. We will be drafting it, sir. Ma'am Esmeralda, sir. Pinapangako po sa inyo, itong hospital bill nyo, mababayaran po yan at obligahin natin yung mga magulang ng mga batang yan. Okay? And then, pupunta po dyan yung mga magulang, kasama yung mga anak nila, mag-apologize po dyan. Kahit papaano siguro, mabawas-bawasan yung trauma ng anak nyo. Ano po? Apo, sir. Gusto nyo po manawagan sa mga magulang na to? Baka nanonood sila ngayon? Wala na rin po. Wala ka, sir. Nanauna ka, sir. Nung nangyari ito, nakaburol pa yung tatay ko eh. Nalibing yung tatay ko, hindi namin natin eh. Problema namin ngayon, lalabas yung anak ko ngayon, ano yung babayad namin? Ma'am, tutulong po ako. Financial assistance po. Tutulong ako sa inyo. Salamat po, sir. I'm not gonna allow these parents not to be off the hook. Opo, sir. Sabi ko nga kung isi-settle po nila yan. Sige, papayag ako isi-settle pero babawasan ko rin tag-iisang kidney yung anak nila para patas po. Oo, sama ng loob, sir, kasi hindi naman gagot ng anak ko eh. Ano po yung mga bata hindi yun? Hindi na normal. Hindi na siya pwedeng mag-aral kasi natatakot na rin po kami. Wala ng kidney yung bata and then wala na yung buhay niya. Giba wala na po yung isang kidney, sir. Yung kaliwa po.
Yun din nga po sinasabi ng netizens. Traumatized na to for the rest of his life. Tapos po, ano na rin po siya, nagka-cardiac arrest na rin po siya, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Tingnan mo kung magpahiring tayo sa Senado in aid of legislation para mapaimbestigan yung ganitong klase mga kaso para ma-revisit natin yung Anti-Juvenile Justice System Act natin. Then patawag yung mga magulang nito mga batang to, patawag yung DSWD, patawag ng psychiatrist, psychologist, lahat na. Pwede makapag-contribute na makapagbigay ng mga suggestion, recommendation, opinion tungkol sa juvenile justice natin? Sige po, Sen. We will be calling upon DSWD and other relevant agencies who are responsible for the implementation of the juvenile justice system. And if I would be able to recommend, Senator, pati po yung kapulisan natin. So we can ask them, ano ba ang hinaharap niyong problema when arresting or putting minors into justice? Siguro tatawag tayo ng taga-DOJ. Yes po. Invite tayo and then mga taga-korte. Ah, yes. Possible, Senator. We will contact the Supreme Court's Office of the Court Administrator para yes. Mapadala po ng representative na para mapag-usapan natin to. Kawawa tong bata, yes. Sabi, isang kidney, wala na, tanggal na. And then, takot na mag-aral. Traumatized na to for the rest of his life, most likely. Sige, Attorney Garrett, kung kinakailangan ko ang privilege speech pertaining yes, to this next week, I will do. And then agad-agad magpapahiring tayo. Thank you, Attorney Garrett. Okay. Thank you. Yes, sige po, Ma'am Esmeralda, pupunta po dyan isang staff ko para magpaabot po ng financial assistance. And then, salamat po, sir. Yung mga magulang po, itong mga suspect, papapuntahin ko rin po dyan. Okay? Opo, sir. Ralph! Hello po, opo. Good afternoon po. Meron kasi isang bata rito, kawawa, na kursunadahan lang, oh, pinagsasaksak, bunugbog, na mga tambay din ng mga bata. Eh ngayon, wala nang isang kidney niya at takot na itong batang maglalakad, pumasok, traumatized talaga, nasa ospital. Eh, ako'y tutulong. Ikaw, ano bang klaseng tulong may abot mo? Kasi sabi mo, pag may mga batang ganito, eh, gusto mong tumulong. Ano pwede may tulong dito, Ralph? Kung okay lang po, magbibigay rin po ako ng konting financial assistance rin po sa kanya. Siguro po, mga worth 30,000 po. Uy! Malaki yan. Very good salamat yan. Salamat po. Opo, opo. Ayan, Ma'am Esmeralda, si Ralph daw magbibigay ng 30,000 tulong bukod pa yung tulong. Maraming po. Pong salamat, sir. Walang opo, alamak. You're very welcome po. Ayan. Ralph, I'm proud of you. Salamat, Ralph. Thank you po. Thank you po, Papa. Sige po, Ma'am, bukas po, darating po dyan yung isa sa mga staff ko. Okay? Bisitahin kayo. Hopefully, opo, pati sir. Po yung mga magulang ng mga suspect, darating po din dyan. Opo, sir. Salamat po, Senator. Thank you po. Maraming pong salamat. Walang anuman po, ma'am. Ingat po kayo. God bless po. Okay? God bless din po.